po, good morning po para sa inyong lahat at welcome sa ating Word of the Day. At nandito po tayo para pag-usapan yung isa sa pinaka-importanting lesson sa ating buhay. Alam po ninyo na mula Lunes hanggang Biyernes tayo po ay nagsasama-sama dito para pag-usapan yung pwedeng makapagpabago ng buhay ninyo. Alam po ninyo na yung salita ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Yung salita, simpleng salita. Alam natin na gamit yung salita, pwede itong magdala ng buhay, ganun din pwede rin itong magdala ng kamatayan. Yun ay nakasulat sa Biblia. Pwede itong magdala ng biyaya, pero pwede rin itong magdala ng sumpa. Yan ang kapangyarihan ng salita. Pero imagine mo kung yung salita na pag-uusapan natin ngayon ay ang salita ng Diyos. Alam niyo mula Lunes hanggang Biyernes, ang pinag-uusapan natin ay salita ng Diyos. At alam natin na gamit yung salita ng Diyos, kaya nitong gawin yung lahat ng imposible na posible. So imagine niyo po na everyday, maagang maaga, ang pumapasok sa inyong isipan ay ang salita ng Diyos. Imaginin mo kung paano ka magiging napaka makapangyarihan. Yun po yung reason kaya gusto namin na i-share ninyo yung link para sa lahat. Bakit gusto namin i-share ninyo para sa lahat itong link na ito? Kasi ang gusto namin mangyari, gamit yung salita ng Diyos, tanggapin mo yung lakas, tanggapin ang lakas ng kapamilya mo, nasaan man sila. Siguro po, meron kang kapamilya na nasa abroad. Siguro, meron kang kapamilya na nandito naman sa Pilipinas. Vice versa yung nangyayari. So, ipadala nyo yung link para sa kanila. Sabihin nyo sa kanila na maging connected. Kasi maya-maya rin, gagawa po tayo ng prayer. At sa prayer na gagawin natin, pwede nyo pong i-prepare yung tubig ninyo. Kasi gusto po namin na ma-bless kayo nasaan man po kayo. Ngayon ay Monday, pinagpipray natin yung finances. That's why gusto ko po na during itong program natin, mapakinggan ninyo ng maigi yung sasabihin namin. Kasi ganito po, meron tayong message, meron tayong testimony, meron tayong magandang kanta, marami tayong materials para sa inyo. That's why continue sharing yung link. Kung gusto nyo rin po na tumawag sa amin, yung helpline namin is available 0919-991-8307. So, pwede nyo kaming contact and pwede kayong magpadala sa Telegram, sa WhatsApp, sa Viber ng message ninyo para po maging connected sa amin. If you want to book yung counseling, pwede rin po. At kung gusto nyo pong pumunta today sa church, bukas naman rin po ito maghapon sa pinakamalapit na Universal Church sa inyo. Pwede nyo bisitahin yung website namin to search kung nasan yung pinakamalapit na Universal Church sa inyo. Kasi lagi namin sinasabi na handa kaming tulungan yung bawat isa sa inyo. So continue sharing yung link. Magpapatugtog lang po kami ng isang kanta. And then right after nito, meron kaming sasabihin para sa inyong napakalakas. Magpapakita rin kami ng testimony ng napakalakas. So share yung link para sa lahat ng kakilala ninyo. Let's listen itong napakagandang kanta at magbabalik po tayo. The wonders of your hand does not finish in my mind. I can just try to imagine how you are. On the stars in the sky, on the mountains and seas, you never express how you are. My love, know the reason why I came to you. My heart has no strength because my problems are so big. I need your power.
my God. The only thing I seek is your love. Hold up my hands, let's go. All things I can do with you. My heart has no strength because my problems are so big. I need your power, my God. The only thing I seek is your love. Hold up my hands, let's go. All things I can do with you. Come and touch me, O Lord. Reveal yourself. Cannot live without your great love. Come and touch me, Lord. Reveal yourself to me. Cannot live without your amazing love. Pag-isipan mong mabuti ang tanong na ito. Ano sa tingin mo ang isang bagay na kapag binago mo ay magdadala ng transformasyon sa buhay mo? Naisip mo bang trabaho, pakikitungo sa iba, estado ng buhay, bansa? Maraming tao ang may ganitong pananaw. Binabase ang mga resulta na gustong makamtan sa mga pangyayari sa paligid. Hindi ba't napakasaya ng pakiramdam sa tuwing mayroong mga magagandang pagbabago? Ang problema ay paglipas lang ng ilang panahon ay nawawala ang kagalakang ito. Gaano karaming pagbabago na ba ang nakita mo sa buhay mo na kung pag-iisipan mong mabuti ay hindi ka naman dinala o pinanatili sa isang magandang posisyon? Lagi na lang mayroong bago na pinapakita ang mundo, pero hindi naman ito binabago ang lumang buhay ng tao. Ang katotohanan, maraming mga tao ang hindi itinutuon ang pansin na baguhin ang isang bagay na magdadala ng tunay na transformasyon sa kanilang buhay
ang pakikipagpalitan para sa kumpletong transformasyon. Ang pinagmumulan ng ating mga aksyon at mga reaksyon, ang ating spirito. Ito ang gusto ng Diyos mula sa atin, na isakripisyo ang ating spirito kapalit ng kanyang spirito sa loob natin. Ang ating kahinaan kapalit ng kanyang kalakasan, pagdurusa kapalit ng tagumpay, ang magdala ng transformasyon sa ating buhay sa pamamagitan ng palitan ng spirito. Katulad ng nangyari kay Gideon noon, maaari itong mangyari sa iyo ngayon. Ang magkaroon ng engkwentro sa banal na spirito sa altar. Well, we're back here with all of you, and today, Pastor Joshua, is Monday. Mm-hmm. Today is a day of power, day for people who believe in God's promise. God has more than 8,000 promises to fulfill in the life of people who believe. People who doesn't believe, they cannot come. It's good for them not to come because they're going to waste time. But if they believe in the promises of God, they can come to receive. Kaya nga po kayong nanonood sa amin ngayon. At sinasabi ninyong kayo ay tapat sa Panginoon. Kayo po ay mga tao na naniniwala kayong pwede kayong payamanin ng Panginoon. Pwede kayong pasaganahin ng Panginoon. Ngayon pong araw ay iniimbitahan namin kayo para po pumunta at tanggapin yung pangako ng Diyos na natutupad sa inyong buhay. For example, let's follow now this Bible verse. Because reading the scriptures, we can understand what God can do in our life. Let's go for this Bible verse. It's written there in the book of 1 Chronicles chapter 29, verse 12, and it says, "In your hand is power and might. In your hand it is to make great and to give strength to all." So it's very clear that in the hand of God, there is power to lift you up, power to change the situation, the story of your life. And we are calling today, Monday, people who believe in the power of the hand of God. If you are there and you believe that God can bring into your life great things, that the hand of God can move in a such a way that can lift you up for you to have a beautiful testimony. And especially if you are in need of the help of the hand of God because of debts, because of your struggling, because of problems that you have in your family, in your marriage, because of your finances. There are people watching Pastor Joshua that they are in debt. They have a lot of financial problems. And because of those financial problems, they are having problems with the family. They are struggling in the marriage as well. Because we know, people say that when money disappears, you know, divorce enters. Problems in the relationship enters. Coldness enters. So people, if they want to overcome those problems, there is only one way. They must believe and hold the mighty hand of God. Kasi nga po, alam natin sa financial na buhay, lahat magiging konektado. Alam nyo po yan, lahat ng problema nagiging sanga-sanga na lang. Kaya nga po, kung naniniwala kayo sa kamay ng Diyos, sinabi dito na yung kamay ng Diyos ay makapangyarihan. Yung kamay ng Diyos kaya kanyang bigyan ng lakas. So sa madaling salita, ang pwede nating pagdepindihan ay ang kamay ng Diyos. Kapag yung kamay ng Diyos kumilos sa buhay natin, doon natin makikita yung kasaganahan sa buhay natin. Kaya nga po kayo na namumroblema sa pera. At alam niyo na yung problema ninyo sa pera, nagiging konektado na sa napakaraming aspeto ng buhay mo, pumunta ka kung naniniwala ka na kaya kang pasaganahin, paunlarin ng Panginoon. So today is the day for God to work in your life with this mighty hand that He has. And
Prepare yourself because today as well gonna have the consecration of all the tithers. You're gonna receive today the anointing upon your head. When this oil touch your head today, prepare yourself because glorious things will come into your life. You're gonna have a testimony of someone who is faithful to God. Listen, if you are faithful to God, your covenant is not with me, it's not with the church. Your covenant is with God. God Almighty will show through your life that He is faithful. And today, when you receive this anointing, the power of God will come upon all of you. Today is the day for the consecration, Pastor Joshua. At meron tayong oras pa ng alas 10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3, alas 5, pero lalong-lalo na alas 7:30 ng gabi. Pumunta ka siguro, sinasabi mong faithful tither ka, tapat ka sa Panginoon. So maya-maya, pwede mong ayusin yung sarili mo, pumunta ka at tanggapin itong consecration, itong pagbabasbas para sa mga tao na tapat sa Panginoong Diyos. That's right. If you want to overcome your problems and if you want to become a living testimony to glorify the name of God through your life, today we're gonna be waiting for you. Today is the day for God to give to you His Spirit, His Word, to change everything. And talking about giving the Spirit to change, exchanging the Spirit, throughout all those days, we've been talking to you about the exchange of the Spirit in order to have the Holy Spirit upon you and to become a new person with a new life, becoming a living testimony. I want to share with you now a testimony from someone who came to the altar, received a new spirit, received the Holy Spirit, and then now this person is a living testimony with a new life. Let's watch. Alam ko na mamamatay na ako. So aanhin ko lahat ng bagay na mayroon ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rachel Torres, isang ina at isa ring businesswoman. Bago po ako dumating sa Universal Church, ang buhay ko ay sobrang miserable. Punong-puno po ako ng kahirapan sa loob ko, ang karamdaman, and ako rin ay may takot sa loob ko. Takot na gumawa ng desisyon. Takot rin ako na nagkakasakit yung aking mga anak. And meron din po akong addiction dahil sa mga bisyo na ito. And ganun din kami dalawa ng asawa ko. Dahil sa sobrang kahirapan, dahil sa sobrang hirap ng sitwasyon ko, ang lagi kong takbuhan ay aking mga kapatid. Ganun din ng social media. And dahil sa lagi ako nagpo-post, kasi feeling ko kapag dito po ako nagpo-post, parang naiibsan yung hirap na nararamdaman ko sa loob. Parang naghahanap ako ng awa sa ibang tao para matulungan nila ako. Pero dahil sa pagpo-post ko na to, nakita ito ng tita ko and inanyayahan niya po ako na umattend sa Universal Church. Dito sa pag-attend ko 2013, naririnig ko na yung sa campaign pero binabaliwala ko siya. Takot ako na mag-take ng action dahil feeling ko mawawalan po ako. Pakiramdam po kapag sumali ako sa campaign na yun, ako yung mawawalan. Kasi wala na nga, hirap na nga ako sa financial eh. Kasama pa ba ako sa campaign na yan? Instead, noonahin ko na yung mga anak ko. So, ganun pa rin yung circle ng buhay ko. But nung dumating po ako sa punto na sobrang hirap na, and narinig ko ulit yung campaign. Kasi pangarap po talaga magkaroon ng bahay. Yun po yung, tsaka makaahon sa kahirapan. So, nakita ko yung altar na parang makakatulong sa akin. Dahil sa campaign na yun, ginawa ko siya 100% na ibigay sa kanya yung hiningi niya sa akin financially. And then, nakita ko yung resulta. Mayroon siyang resulta. Nagkaroon kami ng bahay sa Cavite. Nagkaroon kami ng kagalingan ng asawa ko. But, dumating yung point na dahil sa mahina yung loob ko, mahina yung sa loob ko na hindi ko pa kilala talaga yung Diyos sa buhay ko, bumalik pa ako sa dati. Dito, mas worse po yung nangyari sa buhay ko. Nagkaroon po ako ng cancer.
And nireveal ng Diyos sa akin na kailangan ko manumbalik sa Kanya. Pagbalik ko sa church na yun, ay isang oportunidad ulit para sa sakripisyo. At itong sakripisyo na ito ay kakaiba. Kasi itong sakripisyo na ginawa ko, hindi po ako nanghingi ng kahit anumang bagay, material, o anumang bagay sa mundong ito. Dito naunawaan ko na ang pinaka-prioridad ko ay ang kaluluwa ko at ang Espiritu Santo yun, nagpupuno sa loob ko. Itong time na to, sobrang depressed po ako eh. Kasi alam ko na mamamatay na ako. So aanhin ko lahat ng bagay na mayroon ako. Dito nagkaroon ako na naisuko ang lahat sa Diyos. Hiningi niya sa akin dito yung buhay ko. Hiningi niya sa akin dito yung mga alahas ko kasi mahilig din ako sa mga alahas. Hiningi niya rin dito yung business ko na kasi meron akong sari-sari store which is nagtitinda ako ng mga alak, mga sigarilyo. Pero hiningi ng Diyos yun. At lalong-lalo na yung sa ugali ko. Kasi mayroon akong duda at takot sa loob ko na takot ako na magtiwala kahit sa asawa ko. Pero dito hiningi ng Diyos sa Kanya na ipagkatiwala ko lahat sa Kanya. At nakita ko na yung Diyos lang ang makakatulong sa akin na magbigay ng kalakasan para ma-overcome ko yun. At hindi po ako binigo ng Diyos kasi natanggap ko ito sa pamamagitan din ng pagsali ko sa Fast of Daniel, sa 21 Fast of Daniel. And then, ibigay rin sa Kanya yung oras na every time na nananalangin ako, nagpa-fasting po ako, and more on, nag-investment ako in God, less of myself. So dito, natanggap ko yung spirito ng kalakasan. Dahil sa spirito ng Diyos, ngayon ako ay naging malakas. At ngayon, napatuloy na naglilingkod sa Kanya. Kasi yung Espiritu Santo na nagbigay sa akin, ngayon yung buhay ko ay total transformation. Naging maayos yung pagsasama namin ng asawa ko. Bumaling po ako sa cancer. Ngayon mayroon po akong malilusog na anak na dati sakitin. At ngayon mayroon na rin po kami sariling business ng asawa ko. And ngayon, nagkaroon na rin po ng kapayapaan sa loob ko, lalong-lalo na yung pagmamahal sa kaluluwa. Na i-share ko na rin ito sa aking pamilya. Kaya kahit yung mga pamilya ko nasa malalayo, ay mayroon na rin po silang ganitong desire na hanapin yung Espiritu Santo. At yung dalawa rin po ay handa na rin sila na gusto nila na mag-serve na rin sa altar ng Diyos. Dahil ito yung nakita nila sa akin na isang magandang halimbawa para sa akin. Salamat sa Espiritu Santo dahil nagkaroon po ako ng lakas na ma-overcome ko lahat ng sitwasyon na mayroon po ako sa buhay. What amazing story, what amazing testimony. You know what? Her spirit was exchanged. And then she receives the power of the Holy Spirit. That's why today she can share her story, her testimony. And it's not any testimony, it's a beautiful testimony. The question is, do you want to share your testimony? So that's why in this campaign, the Holy Spirit is calling people to the altar. Because on the altar is the only place where God can exchange the life and the spirit of people. There is no other place. You cannot have an exchange of spirit in your house. Exchange of spirits, exchange of life, receiving the Holy Spirit. No, it's on the altar, the proper place for God to move in a such a way for you to have a new life. Do you want a new life? So God is waiting for you. Pastor Joshua, people can come to the altar, and on the altar, in the same way as Gideon, he followed, he obeyed the voice of God. Gideon had a weak spirit inside of him, even though he had revolt inside of him, even though he was a revolted person against the situation, but inside he was feeble, inside he was weak. And there are so many people like this. They are angry against the situation. But when it comes the time to take action and to overcome and to do something, they say, oh my God, oh my Lord. They say, I cannot. I'm so small, I'm so mahina, so feeble. They come with a lot of excuses. It's time for people to do exactly like Gideon. One day,
he decided to obey. He was full of fear, but he decided to obey the voice of God, to come to the altar and to present to God his sacrifice. Then the story of Israel and the story of his life was changed. At hindi lang po yan kay Gideon. Alam natin kay Gideon, nakita niya yung malaking pagbabago. Pero lahat ng yun, hindi lang dahil pinalad siya, hindi lang dahil pinili siya, kundi sumunod siya. At meron ka rin pong opportunity na baguhin yung buhay mo. Ikaw na nanonood sa amin ngayon, siguro nakatira ka malapit sa Universal Church. So, pwede kang pumunta, kumuha ka ng prayer request mo at humingi ka ng panibagong espiritu. At siguro ikaw ay nanonood sa online at gusto mo rin mag-participate nitong Campaign of Israel. At diyan sa ibang bansa, wala pang Universal Church. So pwede nyo kaming kontakin. We are going to send you yung prayer request. Isulat ninyo and then you are going to send it back to us. Bakit? Kasi kami mismo yung magpe-present doon sa altar. Kasi sa August, mga month ng August, dadali natin yan sa Temple of Solomon. So, kontakin nyo lang po kami at ipapadala namin para sa inyo itong prayer request na ito. At for sure, katulad ni Gideon na nagbago yung espiritu, katulad ng testimony na nagbago yung espiritu, ikaw rin ay pwedeng maging next na mababago yung espiritu para magbago yung buhay. And for you who are already in this faith, one thing I want to tell to all of you, obey the voice of God. Obey what the Holy Spirit is guiding you to do on the altar. God has been speaking to you, guiding in the same way that he demanded from Gideon in order to change his spirit and in order to give his Holy Spirit to Gideon. Because it's written that the Spirit of God came upon Gideon. So the same thing will happen to you on the altar. But don't be afraid. Mm-hmm. Gideon, he was afraid to do what God was telling him to do. But even though full of fear, he did it by night. He went there to the altar. He sacrificed. He obeyed the voice of God. Do the same. If God is talking to you, if God is demanding something to you, you know why? Because in the Simbahan Universal, in the church, no pastor will demand anything from you. And you cannot come, and Pastor Joshua, to the pastors mm-hmm. to say, Pastor, please, what is my sacrifice in this campaign? What can I sacrifice on the altar to God in this campaign? We are not allowed. Mm-hmm. We don't have permission from God, mm-hmm. from God, to intervene or to block mm-hmm. the voice of God and talk to people about sacrifice. Kasi ang sakripisyo po, yan ay personal. Ibig sabihin, yan ay ikaw at Diyos lang. Yung Diyos lang yung magsasabi sa iyo kung ano yung dapat mong gawin sa material na sakripisyo. Siya rin yung magsasabi sa iyo sa spiritual na sakripisyo. Kasi kapag nakinig ka sa boses ng Diyos sa material na sakripisyo, sa spiritual na sakripisyo, ang kailangan mong ipresenta sa altar ng Diyos ay perpektong sakripisyo. At ano yon? Yung Diyos yung nakakaalam. Hindi baliw yung Diyos na hihingiin sa iyo yung hindi mo kaya. Kaya mo na ibigay yan, kaya hihingiin niya yan para sa iyo. Up to July 16th, gonna be this faith. And now up to July 16, gonna be in this journey to the altar of God. And talking about journey, every day we are connected. You can join us in our journey, in our prayer of agreement. Every day from Monday to Friday, we have at 10 p.m. our prayer of agreement. So tonight, you can connect with us at 10 p.m. to pray together with us, binding that the will of God will be made on the altar and that all of us are going to have a new spirit and a new life, okay? Let's be connected tonight at 10 p.m. in one spirit, the spirit of exchange of spirit, okay? Let's go for a break and prepare yourself because in the end of the program, I'm going to say a prayer. Prepare a glass of water or a bottle of water because in the end of the program, I'm going to say a prayer to bless the water for you to be healed, to get strength,
for you to carry throughout the day, to be strong and to overcome your problems. Okay? Let's go for a break and prepare yourself for the prayer. Kung meron kang isang simpleng bato, ipagpapalit mo ba ito para sa isang mamahaling kristal? Kung meron kang tanso, ipagpapalit mo ba ito para sa isang ginto? Kung ang ipapalit sa kung anuang meron ka ay may mas higit na halaga at mas maganda, bakit hindi? Kung ang ipapalit sa kalungkutan ay kasiyahan, pagkatalo sa tagumpay, kaduwagan sa katapangan, siguradong ibibigay mo ang meron ka kapalit ng mga ito. Hindi ba't ganito din ang pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos? Ang spirito mo kapalit ng spirito niya. Naiisip mo ba kung gaano kamangha-mangha ang magkaroon ng spirito ng Diyos? Ang magkaroon ng parehas na kaisipan sa tagapaglikha at nakakaalam ng lahat. Ito ay isang kayamanan na hindi matutumbasan ng kahit ano at matatanggap mo lang kung aalisin mo ang spirito na hinubog ng mundo, ng iyong nakaraan, at ng iyong nakita, narinig at nakasanayan. Ang kampanya ng Israel kasabay ng 21 araw ng ayuno ni Daniel ay isang napakalaking oportunidad para gawin ang palitan ng spirito, ang pisikal at espiritual na sakripisyo na magpapakita ng kagustuhan mong tanggapin ang spiritong makakapagpabago ng buhay mo simula sa loob, palabas. Very well, we are prepared, and now prepare your glass of water, bottle of water. We're gonna say a prayer to bless your day, and I'm sure that in this spirit, we're gonna have a beautiful testimony with a new spirit and full of the Holy Spirit, okay? Let's talk to God. Let's begin the moment of prayer. It is now the moment of prayer. Close your eyes and let us talk to God. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, nandito kami ngayon para hilingin sa iyo na baguhin mo yung espiritu ng taong ito. Siguro, Panginoon, may mga tao dito na merong espiritu ng sakit, espiritu ng karamdaman, espiritu ng kirot, espiritu ng napakaraming problema sa buhay. Pero Panginoong Diyos, alam namin na kaya mong palitan yung ganitong klase ng espiritu. Alam namin na kaya mong gawin na malakas yung espiritu ng taong ito para makayanan niyang magtagumpay. Binabasbasan namin itong tubig ng taong ito at naniniwala ako na itong tubig ng taong ito ay magdadala sa buhay ng taong ito ng maayos na sitwasyon. Naniniwala ako na nasaan man sila, sila man ay nasa abroad, sila man ay nasa probinsya, sila man ay nasa Philippines, ay bless yung tubig nila. Mga kaibigan, bless na yung tubig na yan, inuminin nyo yung tubig na yan, and then be blessed. Simula ngayon, ikaw ay napapalitan yung klase ng pag-iisip na meron ka. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. You can drink the water by faith. Well, as we are to the end of the program, I'm gonna share with you some good news. You people from Tarlac gonna have some blessings to share with you now. Put in the full screen, please. In the full screen, this picture. Tomorrow at 5 p.m., July 4, gonna have the Day of Blessing with Bishop Randall. Bishop Randall will go to Tarlac tomorrow to bless all of you people in Tarlac. So get ready. You can find the address here below. So get ready, because tomorrow
The power of God and the blessings of God will come upon you at 5 p.m. Miracles. Himala will come upon your life. Gonna be wonderful, Pastor Joshua. Wonderful. So kung meron ka pong dyan kakilala sa Tarlac, meron ka po dyan around, siguro Nueva Ecija, siguro dyan sa may mga Pangasinan na banda malapit sa Tarlac, pwede nyo pong kontakin yung family mo. Kayong nasa abroad, siguro po hindi nyo alam itong magandang balita, special na balita. Kontakin nyo po yung family ninyo para, tingnan nyo, imagine nyo si Bishop Randall nandoon, naniniwala kami na maraming himala, milagro, pagpapala, napakaraming blessing para sa inyo na mga taga-Tarlac o Tarlaqueño. Yes, Tarlaqueño. Good, good. So let's spread the news for people to join, for people to come in Tarlac. It shall be amazing. It shall be extraordinary, okay? Some good news to all of you. May God bless all of you. Hope to see you next time here. I'm sure that today, Monday, will be a blessed day, okay? Have a nice day. See you next time.